Hello guys, what's up? Ito yung reaction ko for the Rafi Tulfo dun sa nagkaroon siya ng lapse of judgment dun sa teacher at saka sa magulang. Ang maganda ngayon sa ating ngayon na sinabi ni Mr. Rafi Tulfo sa kanyang programa na meron siyang lapse of judgment. Ibig sabihin niyon, umamin siya sa kanyang pagkakamali. At ito yung gusto ko sa kanya, naging humble siya sa sinabi niya na pagkakamali niya yung ganong sitwasyon sa reaction. At umamin naman siya kahit papaano. And ang akin lang, sana, kasi si Rafi, pro-child yan eh. Parang ayaw yung makitang masaktan ang isang bata sa programa niya. Which is, nagkamali lang talaga siya dahil kasi hindi nasunod yung proseso dun sa teacher. Kaya dapat ang mga magulang magdidiretso agad kay Rafi Tulfo or sa mga media outlets because of a disciplinary action ng isang teacher. At natuto tayo because of this na open up yung ganitong because of this situation we are now open for that lesson na hindi basta-basta agad didiretso sa mga ano sa mga Rafi sa mga programa na ganyan masyado lang nagdisiplina lang tapos nangyari ano na, child abuse na. Ang problema kasi sa ating ngayon, yung sa batas natin, check ko rin kasi kung merong yung boundary ng child abuse sa pagdisiplina ng bata. Honestly, kasi ang mga bata ngayon, honestly, I'm not all naman ng mga bata. Wala na masyadong disiplina. Yun, na-spoiled na masyado nang lumalaban sa magulang or minsan, ewan ko, bakit malambot yata sila, mapagalitan lang, iiyak na agad. Ako yung panahon ko talaga, pasaway ako, aminin ko. And talaga matigas ang ulo ko. Kahit mapingot ako, ano, hindi naman ako nagsusumbong agad eh. Tinatago ko pa nga eh. Ngumingisi pa nga ako eh. Yun, di ba? Kasi yung ating panahon. Eh ngayon, because of technology, medyo tayo ay nagre-rely sa technology. Hindi na tayo pupunta sa dapat na departamento or personnel para i-handle yung ganong sitwasyon. Mag-i-speak out na tayo, diretso na tayo sa tulpo, tapos isipin natin yung masabi lang natin yung ating sinasaloob. So, sa part ng magulang, natuto na sila. Especially yung lola, hindi na mag-ano yun, di ba? Alam ko, mahal na mahal lang niya yung kanyang apo pagdating sa nasaktan man, di ba? Kahit ako naman, kung anak ko yan, ginanon, syempre, poprotekta ko dahil sa bukso ng dagdaming ko, di ba? Poprotektaan ko yan, hindi yan ano. Kaso, meron tayong ano eh, tinatawag na batas, at saka proseso na dapat puntahan at investigasyon pagdating dyan. Yun yung ating dapat sundin natin. Hindi lang agad-agad ano yung gusto mo, gagawin mo. Eh, hindi mo na sinaalang yung karapatan ng kabila. Diba? So, yan yung silbi ng lessons natin para dito sa ganitong situation. Be careful, guys. Be careful. Pag-isipan mabuti bago kayo pumunta sa mga ganyang ano, step by step na napupunta sa media or speak up to mga ganyang programa. Handa rin kayo. Kasi lahat ng tao nanonood. So, handa rin kayong mabash at masuportahan. Ganun naman talaga eh. Yung aking reaction and opinion dyan. And lastly, about Rafi Tulfo in action, guys, huwag masyadong i-bash si Sir Rafi. I'm not against with Rafi, I'm not pro-Rafi. Marami natulungan yung tao.
marami natulungan yung programa. Dahil sa isang pagkakamali, parang ginudge yun na lahat siya, parang sinumpahan niya eh, parang ganun. Guys, nagkamali na siya. And he's moving forward for another new day na tutulong sa ibang tao. Huwag niyong kalimutan, marami siyang tinulungan na tao. Marami siyang tinulungan. Asa ito yung programa na sinasabi niya yung sa kanyang makakaya na matulungan yung taong kapuspalad, kagaya natin, na kung walang pera, tutulong siya hanggang sa kakaya niya. At alalahanin natin, tao lang si Sir Rocky, nagkakamali siya. So, yun lang yung masasabi ko sa aking reaction about this dun sa follow-up niyan. Please stop the bashing for Sir Rafi Tulfo dahil kasi nga umami na siya and meron siyang tinutulungan ding mga tao. And second, matuto tayo dun sa nangyari. Especially sa mga magulang ng disiplina ng anak nila o yung gusto nilang protektahan yung anak nila sa hurts, alam ko yan. May natutunan tayo dun sa nangyari. So, yun lang guys. So, peace out and signing off. Bye guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.